balita ngayong tanghali. Tatlong Pilipinong mangingisda patay matapos umanong banggain ang bangka ng isang di pakilalang commercial fishing vessel sa may Baho de Masinlo. Philippine Coast Guard iniimbestigahan na ang insidente. Pagbawi sa ipinatutupad na price ceiling sa bigas, iniutos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Death certificate ng grade 5 student na nasawi matapos umanong sampalin ng teacher, inilabas na ng Amang Rodriguez Memorial Medical Center. Anim na pulis na sangkot umano sa pagpatay sa binatilyong si Jemboy Baltazar, ipinaaresto na ng Navotas Regional Trial Court. Typhoon Jenny napanatili ang lakas habang kumikilos patungo na Southern Taiwan. Wind signal number 3 nakataas sa Itbayat, Batanes. At Gilas, Pilipinas, babanggain ang defending champion at China sa semis ng Asian Games mamayang gabi. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, October 4, 2023. At una sa mga balita ngayon tanghali. Ipatutupad na simula sa Linggo, October 8, ang pisong dagdag pasahe sa mga jeep matapos aprubahan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang provisional fare increase dahil sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Mula 12 ay magiging 13 pesos na ang minimum na pasahe sa traditional na jeep habang magiging 15 pesos na ang minimum fare sa modern jeepneys. Narito ang report ni JP Nunez. Makalipas ang ilang pagdinig sa inihaing fare hike petitions ng mga transport group, pinayagan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang pagpapatupad ng pisong provisional fare increase sa mga pampasaherong jeep. Ayon sa LTFRB, kung tutuusin, pantawid lang sa pasada ang inaprobahang taas pasahe dahil sa taas ng presyo ng krudo sa ngayon. Because there were already 11 gasoline price increase, itong binigay lang ho namin is, in my words, pantawid lang po muna ito habang nililitis po namin yung kanilang kahilingan, which would be a different case. Epektibo ang pisong dagdag sa minimum na pamasahe simula sa Linggo para sa mga jeep mapatradisyonal o modern. Ibig sabihin, ang dating 12 pesos na minimum fare sa mga tradisyonal na jeep ay magiging 13 pesos na, habang ang 14 pesos na minimum sa mga modern jeep ay magiging 15 pesos na. Dahil provisional fare lamang ito, base fare lamang ang madaragdagan at hindi dito kasama ang kada susunod na kilometro ng biyahe. Itinakda naman ng LTFRB sa November 24 ang pagdinig sa main petition ng mga transport group na 5 pisong dagdag pasahe sa mga jeep. Pero ayon sa mga petitioner, malaking tulong na ang pisong dagdag pasahe sa kikitain ng mga tsuper. Paliwanag ni Kaobet Martin, ang national president ng Pasang Mazda, nasa 300 pesos na rin ang madadagdag sa kanilang kikitain. Nangako naman ang mga ito na sakaling bumaba na ang presyo ng gasolina, ay agad rin nilang ibabalik ang dating pamasahe. Well, pag nag 57 na yan, ala akong problema. 57, 56. Ibabalik ko natin sa 12 ang pamasahe sapagkat itong taas na ito pansamantala lamang. This is not a permanent fare increase. Samantala, hindi na rin masama para sa isang commuter welfare advocate group ang pisong provisional fare. Pero kung isusulong ng mga transport group ang 5 pisong dagdag pasahe, dito na sila tututol dahil masyado na itong mabigat para sa mga pasahero. Bagamat ang mga pasahero po ay nananatiling against sa fare hike, naiintindihan po namin yung sitwasyon ng mga tsuper, ng mga operator 11 times in a few weeks. Paalala naman ng LTFRB sa mga tsuper, sa araw pa ng Linggo magiging epektibo itong taas pasahe sa jeep. Kung mayroon anilang agad maniningil ng pisong dagdag pasahe, ay maaari itong isumbong ng mga pasahero sa kanilang tanggapan.
JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binawi na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ipinatutupad na price cap sa bigas. Kahapon, sinabi ng Department of Agriculture at ng Department of Trade and Industry na inirekomenda na nila sa Pangulo ang pagbawi ng price cap batay na rin sa mga datos na kanilang ikinokonsidera. Mula sa Taguig City, makibalita tayo kay Nel Maribohok live. Nel, ano yung naging batayan ng Pangulo sa pag-lift nitong price ceiling sa bigas? Yes, aga, inanunsyo na nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbawi sa ipinatutupad na price ceiling sa bigas. Ito ay matapos ang pakikipagpulong ng Pangulo kahapon sa Department of Agriculture at Trade and Industry officials sa Malacañang. Ito ang inihayag ng Pangulo matapos ang kanyang pamamahagi ng bigas sa Taguig City. Well, I think it's the appropriate time since namimigay tayo ng mga bigas. Yes, we are, as of today, we are lifting the price caps on the rice, both for the regular milled rice and for the well milled rice. So, tinatanggal na natin yung mga control. Ayon kay Pangulong Marcos, kahit na na-lift na ang price cap sa bigas, tuloy-tuloy ang pamamahagi ng tulong lalo na sa mga mahihirap na pamilya gaya ng pagbibigay ng libreng bigas sa benepisyaryo ng 4-piece. Sa ilalim ng Executive Order No. 39, ipinatupad ang mandated 41 pesos price ceiling sa regular milled rice at 45 pesos price cap naman sa well milled rice. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo aga. Maraming salamat, Nel Maribuho. Umaapela sa mga mababatas ang Department of Trade and Industry na mabigyan ng dagdag pondo ang ilang programa, kabilang ang pagbibigay proteksyon sa mga consumer. Ngunit ang ilang senador nais munang makita ang plano ng ahensya para dito. Narito ang report ni Harleen Delgado. Nasa 300 million pesos ang hinihiling na dagdag pondo ng Department of Trade and Industry o DTI sa mga senador para sa iba't ibang consumer protection program ng ahensya. Ayon kay Secretary Alfredo Pascual, ngayon lang talaga nila ito hinirit dahil sa mga inaasahang bagong trabaho. Kabilang dito ang pagbabantay sa mga produktong binibenta online alinsunod sa Internet Transactions Act na aprobado na ng 20 ng Kongreso. Ganoon din ang pagbabantay sa mga binibentang vape sa merkado alinsunod sa vape law. Babantayan mo yun, sino ng mga platform nagbebenta ng fake products, okay? Sino nag deliver na sub-quality. Tapos yung vape law, bago rin, ano? No, kailangan din i-monitor. Kailangan na namin equipment pang test ng materials na ginagamit dun sa mga vape products. Ano? Bukod dito, gagamitin din ang pondo para sa pagbuo ng strike force para mapalakas ang enforcement activities gaya ng paghabol sa mga hoarder at nagmamanipula ng mga presyo. So we want to reorganize our consumer protection activity by centralizing, you know. Because you cannot expect a junior person, you know, running after hoarders or profiteers in an area where there is a lot of you know, people of influence, you know. Inflation is one of the problem, not one of the most important issue now. So I think it's very relevant that we, you know, the DTI takes a stronger role in monitoring these hoarders and these manipulators. That's right. Ngunit si Senate President Pro Tempore Loren Legarda, gusto munang makita ang plano rito ng DTI bago pagbigyan ng hiling ng ahensya. Anong gagawin nyo pag meron pa yung intel sa hoarders? Wala kayong police power, kanino nyo ipapasa? Yung mang ganun, so gusto po namin makita bago namin suportahan kung paano po nyo gagawin. Nagtataka lang ako na 0-2 taon may dahilan kung bakit walang pondo ang DBM. Baka hindi nyo nakonvince po. Pero may mga programa anya na hindi talaga nabigyan ng pondo para sa susunod na taon, gaya ng pangkabuhayan para sa pagbangon at ginhawa na tulong sa kabuhayan ng mga nasalanta ng kalamidad. Idinaing din ng DTI ang 200 million pesos na pondo para sa programa sa Artificial Intelligence o AI na 2 taon na umano nilang isinasama sa budget proposal. Layo nitong magtatag ng physical center na bubuin ng mga data scientists at engineers para sa research and development na susuporta sa pangailangan ng iba't ibang industriya
ekonomiya gaya ng maliliit na negosyo at startup companies. Apart from the space, we will be needing supercomputers po. And including salaries to hire all the necessary staff. It's a way to sensitize and to help MSMEs adopt AI in their operations. The large companies can take care of themselves, but these small, medium enterprises would need assistance. Plus, the continuing research on the impact of AI on employment, which jobs will be affected, and then the issue of AI ethics also be going to be addressed here. Ayon sa DTI, mayroon silang AI roadmap kung saan bubuo na isang task force na susuporta sa gobyerno sa pagbalangkas ng framework para sa tama at responsableng paggamit ng AI. Ipinasusumite ni Senator Mark Villar ang listahan ng unfunded proposals ng DTI sa lalong madaling panahon para mas mapag-aralan ito ng komite, maging ang mga rason kung bakit hindi ito pinondohan ng Department of Budget and Management o DBM. Sa huli, inaprubahan ng subcommittee ng Senate Committee on Finance ang panukalang pondo para sa DTI na 7.9 billion pesos mula sa orihinal na hiling nito na 21 billion pesos. Jorlyn Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi bababa sa 50 ang nabiktima ng umano'y illegal recruitment na nangangakong makapagbibigay ng trabaho sa Italia. Patuloy naman sa pangangalap ng ebidensya ang Department of Foreign Affairs at iba pang ahensya ng pamahalaan para masampahan ng kaukulang kaso ang mga nasa likod nito. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Nagpulong kahapon ang Department of Justice, Department of Migrant Workers at Department of Foreign Affairs upang talakayin ang lumalaganap na illegal recruitment ng mga Pinoy patungong Italy. Ayon kay Department of Foreign Affairs Assistant Secretary Paul Cortez, maingat nilang pinag-aaralan kung paano matutulungan ang mga kababayan nating na biktima para sila ay makapagdemanda. Pero hindi pa po na-file ang mga kasos kanila. Kung kaya nagpapatulong po yung mga kababayan natin dito sa Pilipinas with DMW, pati na rin sa ating embahada at sa konsulado doon to determine kung meron nga silang culpability yung mga nanloko naman. Mula sa 33 nagre-reklamo noong isang linggo, nasa 51 na ngayon ang mga natangayan ng nasa 178,000 pesos kapalit ng umano'y magandang trabaho. So we're working on both ways to file a criminal case dun sa Italy, to file din a case dito sa Pilipinas. But of course, all of that has to be coordinated. We need all the evidences po para makuha po natin to file an appropriate case, both in Italy hopefully and dito sa Pilipinas with the help of DOJ. Nakipag-ugnayan na rin ang DFA sa pamahalaan ng Italy kung paano maihahabla ang mga nasa likod ng panluloko. Nagtungo na sa Milan, Italy si Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega upang personal na makausap ang mga nag-sponsor na kamag-anak doon ng mga biktima ng illegal recruitment. Bumuo na rin ang task force na mag-a-assist sa mga complainant sa pagsasampa ng kaukulang kaso. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, napanatili ng Typhoon Jenny ang taglay nitong lakas habang kumikilos patungo sa southern Taiwan. Sa ngayon ay nagpapaulan pa rin ang bagyo sa malaking bahagi ng northern Luzon. Mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, alamin natin ang latest sa bagyong Jenny, ihahatid ni Ray Pelayo live. Ray, anong mga lugar ngayon ang nakataas ang wind signal? Kaila, ayon sa Pag-asa, yung paring ilang bahagi sa Northern Luzon yung nakataas ngayon ng wind signal at kanina ngang alas 10 ng umaga ay namataan itong bagyong si Jenny sa layong 210 kilometers sa may northeast ng Itbayat, Batanes. Taglay itong lakas ng hangin ngayon 150 kilometers per hour pag bugso na aabot sa 185 kilometers per hour. Kumikilos to po west-northwest sa bilis na 15 kilometro kada oras. Ang wind signal number 3 ay nakataas sa Itbayat, Batanes, habang ang signal number 2 ay nakataas na labing bahagi ng Batanes at yung northern portion ng Babuyan Islands.
Ang single number one naman ay nakataas sa nalabing bahagi ng Babuyan Islands, yung northern portion ng mainland Cagayan at yung northern portion ng Apayao, kasama na rin ang northern portion ng Ilocos Norte. Ayon sa PAGASA, malaking bahagi ng northern Luzon ang apektado nitong bagyong si Jenny, kasama na yung effect ng kanyang trap o extension ay nandiyan sa malaking bahagi ng northern Luzon. Yung central Luzon, yung Metro Manila at ilang bahagi ng southern Luzon, particular Mimaropa at Calabarzon, ay makakaranas pa rin ng mga pag-ulan. Ito ay dahil sa paglakas itong habagat o southwest monsoon na siyang nakaka-apekto ngayon sa mga nabanggit na lugar. Ang nalabing bahagi naman ating bansa makakaranas ng papulupulong mga pag-ulan, pagkidlat at pagkunog. Ayon sa PAGASA, yung bagyong si Jenny ay patuloy tatahakin direksyon papunta nga dyan sa may southern part ng Taiwan, at posibleng bukas ng hapon o gabi ay lumabas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Ella? Alright, maraming salamat, Ray Pelayo. Roundup Balita. Hindi gigibain ang makasaysayang Manila Central Post Office. Nilinaw ng Department of Tourism na ire-repurpose nila ito o gagamitin para sa heritage tourism. Sa pagdinig kahapon ng Senado sa budget ng DOT, sinabi ni Tourism Secretary Cristina Frasco na nakipag-ugnayan na sila sa Philippine Postal Corporation at iba pang ahensya upang pag-usapan ng plano sa pagsasaayos ng nasunog na gusali. Ayon naman sa PhilPost, bukas sila sa paggamit sa makasaysayang gusali bilang heritage site liban sa pagiging pangunahing tanggapan ng post office. Arestado ang 7 individual sa Cainta, Rizal dahil sa pagkuha ng mga alak na nahulog mula sa isang truck. Sa post ni Cainta Mayor Kit Nieto, dismayado ang alkalde sa inasal ng ilang sa kanyang constituents, maging ang tila kapabayaan at kabiguan ng mga law enforcement officers sa lugar na pigilan ang pananamantala ay ikinagalit rin ito. Posibleng maharap sa reklamo ang mga nasabing individual, habang ipinatatabi naman ni Mayor Nieto ang mga na-recover na alak na gagamitin bilang ebidensya. Nilinaw ng Philippine Health Insurance Corporation na hindi ang database ng PhilHealth members ang nakompromiso sa nangyaring ransomware attack. Bagus ang workstations ng mga empleyado ng state insurer at application servers ang naapektuhan ng pag-atake. Ibig sabihin, ang mga file na nakasave locally sa hard drive ng infected workstations ang naapektuhan. Gayon ng PhilHealth na nanatiling intact at hindi naapektuhan ang membership data, claims, contributions at accreditation information ng PhilHealth na naka-store sa isang bukod na database. September 22, nang mangyari ang ransomware attack laban sa PhilHealth. Pinag-iingat ngayon ang Department of Transportation ng publiko laban sa mga ibinibentang merchandise na mayroong VIP card trademark, na sinasabing may function gaya ng isang stored value cards. Ilan sa mga halimbawa nila nito ay ang mga charms, keychains, bracelets, keychain trinkets at iba pang accessories. Sa isang pahayag, sinabi ng DOTR na hindi magagamit ang mga item ng tulad sa stored value cards. Ayon sa DOTR, ang sinumang mahuhuling may ganitong items ay iba-blacklist at kukumpiskahin dahil sa paglabag sa infringement of intellectual rights. Patuloy na nagluluksa ang pamilya ng grade 5 students sa Antipolo City na nasawi matapos ang umunoy pananakit ng isa sa kanyang mga guro. Nagkwento naman ang isa sa mga kaklase nito sa nasaksihang insidente. Narito ang report ni Alan Manansala. Hindi pa rin matanggap ni Princess ang sinapit ng kanyang kapatid na grade 5 student na nasawi may labing isang araw matapos ang umano'y pananampal na sinapit nito mula sa isa sa kanyang guro sa Peña Francia Elementary School, Antipolo City. Kwento ni Princess na panganay sa magkakapatid, nakita niya ang paghihirap na sinapit ng kanyang nakababatang kapatid na lalaki. Kasi po nung dito po siya, hinang-hina na po talaga siya, lupay-pay na, wala na po siyang kalakas-lakas. Halos sinisigaw niya na po yung sinasabi niya, "Ma, tulong, alisin niyo na ako dito." Hindi po namin natanggap, ganun mo, iyan sa akin.
Ibang tao lang manunakad sa kanya. Baka ba itong kapatid ko tapos ganun gagawin ito? Kwento ng kaklase at pinsang buo nito na isa sa mga nakakita sa ginawang pananakit sa biktima. Setyembre 21, habang nasa loob ng classroom, nagsimula umano ang galit ng guro sa ingay ng mga batang mag-aaral. Agad na nagsumbong ang biktima sa ginagawang pag-iingay ng mga kaklase, pero sa halip umano nasawayin ang maiingay ng mga bata, ito pa umano ang sinampal ng teacher at tinamaan sa leeg, pagkatapos ay sinabunutan at sa kahinila ang uniforme. Muinestra pa nito kung ano ang kanyang nakita. Dito, hinampas mo, tapos sinabunutan, hawakan yung uniforme. Nakapasok pa ng ilang araw ang bata, pero iniinda na nito ang pananakit ng batok, tainga at ulo. September 26, isinugod na sa Amang Rodriguez Medical Center ang bata. Kinalaunan ay na-comatose at nitong Lunes, tuluyan na itong binawian ng buhay. Sa inilabas na official statement ng City Schools Division Office of Antipolo, nakasaad na naisumiti na nila sa Regional Director ng Regional Office 4A Calabar Zone ang required intake sheet, incident report at narrative report para sa gagawing imbestigasyon. Magkakaroon din ng reorientation sa child protection policy at ng debriefing sa mga mag-aaral at guro ng naturang paaralan. Naglagay na rin ang principal ng paaralan ng alternate teacher na papalit sa gurong sangkot sa insidente na kasalukuyan umanong nakalive. Sa huli, nagpaabot na ng pakikidalamhati ang ahensya maging ang pamunuan ng Peña Francia Elementary School sa pamilya ng batang nasawi. Pero nauna na rito, isang committee na ang binubuo nila para magsagawa ng fact-finding investigation. The process, okay, after fact-finding investigation, there will be the disciplining authority can either issue a formal charge if there is a prima facie case. And if there is a prima facie case, there will be a formal investigation. That is when you provide opportunity for the teacher to explain and be heard. Hinihintay naman ng Antipolo City Police Station ang resulta ng ginagawang autopsy sa mga labi ng biktima upang malaman kung may kaugnayan ang pananakit ng guro sa pagkasawi nito. It will rely all of this doon sa statement and doon sa autopsy report or medical report na makukuha natin sa hospital. Alan Manansala, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inilabas na ng Amang Rodriguez Medical Center ang kopya ng death certificate ng grade 5 student na namatay matapos umanong sampalin ng kanyang teacher sa Peña Francia Elementary School sa Antipolo City. At para sa update, nagbabalik si Alan Manansala live. Alan, ngayong inilabas na yung death certificate nitong estudyante na sinampal umano ng teacher. Ano na yung susunod na magiging hakbaang ng pulisya at ng mga magulang ng biktima? Aga kasama ng labi ng grade 5 student at maging ng PNP at pamilya nitong batang biktima ay pupunta na sila o tutungo na sa Kamkrame para isagawa ang autopsy ng mga labi nitong batang biktima. Pero aga kwento ni Ginang Elena Mingoy, bago pa man ito makuha ang death certificate ng kanyang anak na nasawi sa pananampal umano ng kanyang guro, naging pahirapan pa ang pagre-release ng dokumento ng bata. Narito, aga pakinggan natin ang naging pahayag ni Ginang Elena Mingoy, ang ina ng grade 5 student na biktima ng pananampal ng isang guro. Hindi ko rin po maintindihan bakit ayaw nila ibigay yung death certificate ng anak ko. Sabi nga po namin, gagamitin namin sa autopsya kasi hindi namin magalaw ang anak ko habang walang death certificate. Kaya po sabi nung kasama naming mga pulis, sabi, kung hindi nyo po ibibigay ang death certificate ng bata kasi hindi na autopsya ang bata, pangatlong araw na, ipapatulpo na lang namin kayo, ipapamidya kayo para pati kayo maisasama sa kaso.
Aga base sa death certificate at initial findings na inilabas ng ospital, may pamamaga at pagdurugo sa paligid ng utak ng bata na posible umanong nagmula sa isang pang-aabuso na maaaring naging dahilan din ng maagang pagkakasawi nito. Kinakitaan din ng TB ang bata pero ayon sa kanyang ina, isang malusog at walang sakit ang kanyang anak mula pa pagkabata. May sakit ba si Gagan? Wala po. Aga naniniwala si Aling Elena na nasawi ang kanyang anak sa ginawang pananakit umano ng kanyang subject teacher. Kagabi lumapit umano sa pamilya, gumikib ang principal ng Peña Francia Elementary School. Dito tinanong si Aling Elena Aga kung willing ba itong ipalipat sa ibang paaralan ang guro na sangkot sa pananakit ng kanyang anak. Subalit ang naging tugon ng ginang. So ang sa akin lang po, mas gusto ko po na habang nandito po, habang kinakaso po ang anak ko, mas gugustuhin ko pong dyan pa rin po siya magturo sa eskwelahan na yan. Mas gusto ko yung nandyan siya, naaalala niya kung anong ginawa niya sa anak ko. Aga bagamat nakarating na rin kay Aling Elena ang gustong lumapit sa kanya ang gurong sangkot sa insidente pero tumanggi muna ito sa nais na mangyari sa ng guro. Pursigido pa rin ang ginang na ituloy ang kaso at papanagutin ang may mga kinalaman sa nangyari sa kanyang anak. Kanina nga pagpatak ng alas 11:30 ngayong tanghali ay umusad na at bumiyahin na ang punerariyang may lulan ng labi ng batang nasawi dahil umano sa pananampal ng guro nito dito sa Peña Francia Elementary School. Kasabay na dyan aga ay ang mula sa Antipolo City Police Station maging ang pamilya ng batang nasawi at ayon na rin aga sa PNP ay posibleng abuti ng isang araw para lumabas ang resulta nitong autopsy na gagawin sa Camp Crame. Kaya ina-expect natin aga na sa mga bukas ay malalaman natin ang resultang gagawin sa ginawang pag-aaral sa labi ng batang biktima. Aga. Maraming salamat, Alan Manansala. Ipinaaaresto na ng Navotas Regional Trial Court ang anim na pulis na sangkot sa pagpaslang sa 17 anyos na si Jemboy Baltazar. Ayon naman kay Northern Police District Director, Police Brigadier General Rizalito Gapas, nagpahayag na ang mga suspect na kusa silang susuko sa mga otoridad. Mula sa Camp Crame, balikan natin ang report ni Lea Ilagan live. Lea, natanggap na ba nitong anim na pulis yung arrest warrant na inisyu ng korte laban sa kanila? Alright, babalikan po natin ang pag-ulat niya ni Lea Ilagan. Patay ang tatlong Pilipinong mangingisda matapos umanong banggain ng isang commercial vessel ang bangka na kanilang sinasakyan sa Maybaho de Masinloc. Base sa impormasyong ibinigay ng Philippine Coast Guard, sinasabing nangyari ang insidente noong October 2, araw ng Lunes, bandang alas 4 ng umaga. Mula sa Maynila, may report si Ryan Lacanlale live. Ryan, natukoy na ba yung pagkakakilanlan ng barko na nakasagasa sa mga mangingisda? Aga, base sa oras at petsa na sinabi ng mga mangingisda, matapos ang cross-referencing na isinagawa ng mga otoridad, lumalabas na ang Pacific Ana crude oil tanker ang dumaan sa lugar ng insidente mula sa Marshall Island. Pero hindi pa ito tukoy kung ito nga ang nakabangga, kaya mag-iimbestiga pa ang PCG. Patay ang tatlong mangingisda matapos mabangga ng barko ang kanilang bangka sa kasagsagan ng kanilang pangingisda sa laot, 85 nautical miles northwest ng Baho de Masinloc. Pawang mga taga-Subic San Valles ang mga biktima. Ayon kay Ray Mark Bautista, isa sa mga nakaligtas, malakas ang ulan noong October 2 ng madiling araw kung saan naka-istasyon ang kanilang mother boat. Pero kompleto naman daw sila ng pailaw kaya makikita naman ang kanilang bangka.
samantalang nakakaalis lamang daw noon ang service boat nila para mangawi. Nagulat na lang daw sila nang biglang bumangga ang isang barko sa kanilang bangka. Alas 3 po yun natin. Nagbabaan na sila, pumunta na sila sa mga lokasyon na pupuntaan nila. Mm-hmm. Kaya kami na lang po na nasa Madre yung natiraan. So yung 8 po na service. Nagbabaan na po yun na alas 3 pa lang. Nangyari po yung sa kuna alas 4:20 na po. Karamihan sa mga nasawi ay nasa loob ng mother boat kaya hindi na sila nakatalon. Isa sa nakatrap sa loob ng bangka ay nakaligtas dahil pinasisid na lang daw ito para makalabas sa motherboard. Kabilang sa mga nasawi ay sina Dexter Laudencia, kapitan ng fishing boat, Benedicto Olandria at Romeo Mojico Jr. Hindi daw nila natukoy ang pagkakakilala ng barko na nakabangga sa kanila. Sa itaas ng tumaob na bangka na lamang nagantay ng saklolo ang mga biktima para sa kanilang mga service boat na kasama nila. Dahil hindi na aabuti ng kanilang diesel kung uuwi pa sila sa Subic, Zambales, ay nagpunta na lamang ito sa Impanta, Pangasinan para doon mag-report. Ang pamilya ng nasawi nananawagan ng tulong sa pamahalaan. Sana daw ay matulungan sila at mapanagot ang barko na nakabangga at naging dahilan ng pagkasawi ng kanyang mga kaanak. Siya muna ang latest mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Nagpaabot ng pakikiramay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagkamatay ng 3 Pilipinong mangingisda matapos umanong banggain ang sinasakyan nitong bangka ng isang di pa nakikilalang commercial vessel. Nangako si PBBM na tutulungan ng pamahalaan ang mga naulilang pamilya ng mga nasawing biktima. Nangako rin ito na papanagutin ang sinumang may kasalanan sa nasabing maritime incident. Sa ngayon ay inimbestigahan na nila ng Philippine Coast Guard ang pangyayari. Nakiusap ang presidente sa publiko na iwasan munang magpakalat ng mga espekulasyon at hayaan muna ang PCG na gampanan ang kanilang trabaho. Naniniwala ang isang mambabatas na dapat palakasin ng bansa, ang Philippine Maritime Command. Kasunod dito ng nangyaring insidente sa Bajo de Masinloc kung saan 3 Pilipino ang nasawi. Sa budget hearing sa Senado, sinabi ni Senator Francis Tolentino na chairperson ng Special Committee on Maritime and Admiralty Zones na napapanahon ng pagtuunan ng pansin ang Maritime Command ng Pilipinas na nasa ilalim ng Philippine National Police. Hinimok din ito ang National Mapping and Resource Information Authority o NAMRIA na pabilisin na ang pagbalangkas sa bagong standard map gaya ng hydrographic at nautical charting. There is a need really to strengthen the Philippine Maritime Command as well. Nakakalimutan na yung, but that's another budget hearing. I hope the news that I got is not correct, but it appears that it is correct. 3 dead after a Filipino fishing boat was rammed by a commercial vessel near Bajo de Masinloc earlier today. Nag-aina ng panibagong disqualification cases and task force anti-EPAL ng Commission on Elections. Ayon sa COMELEC, pawang mga Tagalos Baños at Tanay sa Rizal ang sinampahan ng reklamo. Samantala, mamayang gabi ay sisimula na ng COMELEC ang pag-deploy ng mga balotang gagamitin para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Mula sa Los Baños, Laguna, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, ilang disqualification cases na ang naisampa ng COMELEC Task Force Anti-EPAL? Magandang tanghali, Ella. Sa ngayon, no, nasa 53 na, Ella, ang formal na naisampang disqualification cases ng Commission on Elections o COMELEC Task Force Anti-EPAL. Ang unang batch nito, Ella, ay noong nakaraang Biyernes at sinundan naman kahapon na kung saan 18 yung nasampahan ng disqualification
10 dyan, Ella, ay sa bayan ng Tanay sa Rizal at 8 naman dito sa Los Baños, Laguna. Karamihan sa mga inireklamo ng disqualification ay kandidato para sa sangguniang barangay member, isang barangay chairman at 6 na SK kagawad. Ang ground o dahilan ng reklamo ay premature campaigning o maagang pangangampanya. Samantala, Ella, mamayang gabi naman ay sisimulan na ng COMELEC ang deployment o pagpapadala ng mga balota para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Uunahing ihahatid yung mga balota sa mga malalayong rehiyon sa bansa. Ang first batch ng BSKE ballots ay dadalhin sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Susundan ng Region 13 o Soksarjen, Region 12 o Caraga at Region 11 o Davao Region. Inaasahan, Ella, na yung huling deployment ng mga balota ay gagawin dyan sa National Capital Region dahil malapit lamang ito sa National Printing Office o NPO kung saan manggagaling ang mga balota. Inaasahan na pangungunahan ng mga opisyal ng COMELEC ang pagsisimula ng deployment ng balota mula sa kanilang warehouse sa Santa Rosa, Laguna. Kasama rin sa i-deploy ang iba pang accountable forms tulad ng election returns, certificate of canvass, and proclamation. Naabot, Ella, sa 92,054,974 yung official manual ballots na gagamitin sa barangay at SK elections. Mahigit 68 million dito ay para sa barangay at barangay election at 23 million naman para sa SK election. Ella, bukod nga dito sa 92 million na mga balota ang inaasahang sisimula na ang pag-deploy mamayang gabi, mayroon pa rin bukod na automated ballots, Ella, na i-deploy ang COMELEC. Inaasahan nating huling bahagi din ito ng deployment period. Ito ay nasa 113,000. No? Ito ay gagamitin doon sa 3 barangay na magkakaroon ng pilot run nitong tinatawag nilang automated barangay at sangguniang kabataan elections. 2 barangay ay dyan sa Cavite at isa naman sa Quezon City sa barangay Pasong Tamo. Yan muna ang ating update mula dito sa Laguna. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Sinuspindi ng Department of Education ang in-person classes sa 2023 National and World Teachers Day, gayon din sa 2023 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections o 2023 BSKE. Sa isang DepEd memorandum na may petsang September 28, ipatutupad ang blended learning sa lahat ng public schools sa bansa sa October 5 at October 31 o isang araw pagkatapos ng 2023 BSKE sa October 30. Ito ay upang bigyang daan ang mga gurong makibahagi sa mga activity kaugnay ng National at World Teachers Day. Gayun din upang magkaroon ng sapat na panahon ang mga gurong matapos ang kanilang election-related duties para sa 2023 BSKE. Lilipat sa iba't ibang blended learning modalities ang lahat ng in-person classes sa public elementary at secondary schools kabilang na ang community learning centers para sa mga nabanggit na petsa. Nagsimula ng umani ng palay ang mga magsasaka sa Pulilan, Bulacan. Ilan sa mga ito ang piniling magbenta sa National Food Authority kaysa sa mga trader. Mula sa Malolos, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, magkano ang ibinabayad ng NFA sa mga magsasaka sa Bulacan sa mga bagong aning palay? Ella, sa sariwang palay ay nagkakahalaga ito ng 16 to 19 pesos pero sa mga tuyong palay ay nasa 20 to 23 pesos. Dagdag pa yung incentives na mula sa PALGU ng local government units na 3 pesos. Umaani na ngayon ng palay ang mga magsasaka sa Barangay Inaon sa bayan ng Pulilan, Bulacan. Si Mang Amado at Aling Catalina nakabenta ng sa NFA ng 106 kaban na sariwang palay. Lahat ng inaning sacks nilang palay ay dumaan sa pagsusuri ng National Food Authority ng Bulacan. Gamit ng NFA na panuri ng klase ng palay ay ang moisture meter para makuha ang average content ng palay. Moisture content po ng palay nila, sir, at nila ma'am po ay 25.7% po. Na sabihin, mas medyo sariwa po dahil bagong ani po yung kanilang mga palay. Ang
magiging price po ng palay ni Sir at ni Ma'am po ay 15.82 pesos at plus 3 pesos po na palgo mula po sa Municipality of Pulilan. Kaya total po magiging 20 pesos po ang manggagaling sa NFA and sa Municipality of Pulilan, 20.82 pesos po. Para naman kay Mang Amado at Aling Catalina Garcia ng mga magsaka, malaking tulong ito sa mga farmers na sa gayon ay hindi puro sa traders mapupunta ang kanilang inaning palay at makatutulong din sila sa NFA. And sa mga farmers dito na nanghihiram sa traders, kaya nakatali sila ron. Obligado doon nila ibigay yung palay nila. So, kamo andyan ang NFA, siyempre parang meron kaming sasandalan na meron kami pagmamalaki. Ito, kinukuha sa amin ito ng ganun. Bilang tulong sa mga magsasaka sa Central Luzon, kaisa ng National Food Authority, ang ilang local at provincial governments sa gitnang Luzon sa programa ng NFA na Marketing Assistance Program for Legislators and Local Government Units o PALGU. Isang programa ito ng NFA kung saan hinikayat ang mga legislator at municipal mayor ng probinsya na magdagdag ng halaga sa buying price ng NFA sa sariwa at tuyong palay. Kung saan sa bayan ng Pulilan ay nagdagdag ang LGUs ng 3 pesos na incentives para sa mga magsasaka. Samantala, sa buong probinsya sa Bulacan, ang lungsod ng Malolos at bayan ng Pulilan pa lang sa ngayon ang nagpapatupad ng 3 pesos na additional support price ng sa NFA. Prioridad dito na makikinabang ang mga magsaka na umaani ng 2 hektarya ng kanilang sakahan. At yan mo tinitis live, kaila mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo. Maraming salamat, Nestor Torres. 2 opisyal ng New People's Army sa Bicol ang patay matapos makaengkwentro ng mga pulis. At para sa iba pa mga detalye, makibalita tayo kay Brian Baldarahe live. Brian, ano ang nangyari dyan sa engkwentro sa Albay at meron bang nasaktan? Ela, ayon sa inisyal na investigasyon ng Albay Provincial Office, wala naman nasaktan ng mga sibilyan sa nangyaring engkwentro sa pagitan ng mga kawanin ng Philippine National Police o PNP at sa mga hinihinalang membro ng New People's Army dito sa bayan ng Kamalig sa Albay. Ang nangyaring engkwentro, Ela, ay naganap sa harap mismo ng Police Assistance Center sa Access Road ng Bicol International Airport kahapon. Ayon sa inisyal na investigasyon ng Albay PPO, ang palitan ng putok sa pagitan ng PNP at ng miyembro ng mga ng NPA ay naganap dakong alas 5:15 ng hapon sa Barangay Baskaran sa bayan ng Daraga sa Albay. Ayon sa investigasyon ng Albay PPO, kasalukuyan nagmamando ng trapiko ang ilang mga kawanin ng PNP sa nabanggit na lugar habang 4 na armadong kalalakihan umano na nakasakay sa motorsiklo ang nagpaputok ng baril sa mga ito. Agad gumanti ang hanay ng pulisya dahilan para masawi ang 2 sa mga ito habang ang 2 naman ay nakasamahan nito ay nakatakasakay ng motorsiklo. Ela, maswerte namang walang nasaktan o nasawi sa hanay ng mga pulis sa nangyaring engkwentro. Kaugnay nito, matapos ang nangyaring insidente, napag-alaman ng intelligence unit ng PNP na ang mga nasawing kalalakihan ay mga opisyal di umanon ng mga makakaliwang grupo. Kinumpirma din ito ng mga miyembro ng 31st Infantry Battalion ng Philippine Army. Na-recover sa crime scene, Ela, ang 2 caliber 45 pistol na baril at isang M16 rifle. Patuloy ang isinasagawang hot pursuit operation ng PNP Albay laban sa mga nakatakas na mga suspect. Naglagay na din ng mga choke point ang PNP sa iba't ibang lugar sa Albay. Ela, nanawagan din ng PNP Albay sa publiko sa mga nakasaksi ng nasabing insidente para makatulong at agad na matukoy ang mga nakatakas na suspect dito sa nangyaring engkwentro sa pagitan ng PNP at ng mga hinihinalang NPA. Ela. Maraming salamat, Brian Baldarahe. Sinubok ang kahandaan ng mga otoridad sa Bacolod City para sa darating na barangay at sangguniang kabataan elections sa pamamagitan ng isinagawang simulation exercises ngayong araw.
Ilan sa mga senaryo ang high-risk checkpoint, shooting incident na may hostage-taking at bombing scenario. Mula sa Bacolod City, makibalita tayo kay Lalaine Moreno live. Lalaine, ano ang naging resulta ng simulation exercise dyan? Ella, ayon sa Philippine National Police, naging matagumpay ang simulation exercise kaninang umaga, pero ilan lang sa paalala nila dito sa mga sumali sa simulation exercise. No, ito yung huwag magmadali at be cautious at laging sundin ang protocol at procedure gaya ng management sa mga crowd at sa media. Isang simulation exercises ang isinagawa sa Bacolod City Police Office ngayong araw bilang paghahanda sa nalalapit na barangay at sakuniang kabataan election. Dito, sinubok ang kandaan ng mga police, sundalo, rescuers at DFP sakaling may mangyari sa araw ng halalan tulad na lamang ng high-risk checkpoints, shooting incidents na may hostage-taking at bombing scenario. Sa scenario kanina, tatlong suspect ang napatay matapos manlaban sa mga police. Pinarada ang sasakyan ng mga ito sa Comelec checkpoint pero hindi tumigil kaya hinabol sila ng mga otoridad at napatay. Sunod na nangyari naman ang shooting incident sa may hostage-taking kung saan dalawang suspect ang nasawi matapos i-hostage ang isang biktima. Panghuli ay ang bomb threat sa loob ng polling centers kung saan isang kahinahinalang kahon ang may labang bomba. Agad rumesponde ang Explosive Ordnance Division at pinasabog ang bomba sa ligtas na lugar. Samantala, ayon naman sa Bacolod City Police Office, tuloy-tuloy ang kanilang pagsasagawa ng simulation exercise, lalo't na ngayong buwan ay kasabay rin ang pagdiriwang ng Mascara Festival. Yan muna ating balita mula rito sa Bacolod City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Lalaine Moreno. Samantala, ipinaaresto na ng Navotas Regional Trial Court ang anim na pulis na sangkot sa pagpaslang sa 17 anyos na si Jemboy Baltazar. Kabilang sa mga ipinaaresto ay sina Police Executive Master Sergeant Roberto Balaiz Jr., Police Staff Sergeant Jerry Maliban, Police Staff Sergeant Antonio Bugayong, Police Staff Sergeant Nico Esquilon, Police Corporal Edmark Jake Blanco, at Patrolman Benedict Mangada. Ang warrant of arrest sa anim na pulis ay inilabas ng Navotas RTC Branch 286. Naharap ang mga ito sa kasong murder at hindi maaaring makapagpiyansa. Ayon naman kay Northern Police District Director, Police Brigadier General Rizalito Gapas, nagpahayag na ang mga suspect ng kanilang pahayag na kusa silang susuko sa mga otoridad. Arestado ang isang 14 na taong gulang na lalaki matapos mamaril sa isang marangyang mall sa Bangkok, Thailand. Batay sa mga otoridad, dalawang tao ang nasawi sa pamamaril sa Siam Paragon Mall at limang iba pa ang nasugatan. Kinumpirma ng Thai Police na galing ng China at Myanmar ang mga biktima, samantalang ang suspect naman ay isang estudyante sa isang paaralan na malapit sa mall. Hindi pa tukoy ang motibo sa pamamaril. Sentro ng Bangkok, ang Siam Paragon na isa sa mga pinaka-binibisitang lugar sa Asia at popular sa mga lokal at turista. Nakiusap ang India sa Canada na i-withdraw na ang nasa 40 diplomatic spot o diplomatic staff sa India batay sa ulat. Nagpapakita ito ng paglalapa ng tensyon sa paghitan ng dalawang bansa. Sa ulat ng Financial Times, mawawala ng diplomatic immunity ang mga mananatili umano sa India paglabas ng October 10, noong nakalipas na buwan nang akusahan ng Canada ang India na nasa likod ng pagpatay sa isang Sikh separatist leader sa Canadian soil, bagay na mariing itinatanggi ng India. Mas maraming diplomats sa Delhi ang Canada kumpara sa staff ng India sa Ottawa. 21 tao ang patay matapos malaglag ang isang bus sa flyover malapit sa Venice, Italy. Nag-apoy din ang bus. Batay sa mga opisyal, bumangga ang bus sa barrier at nahulog malapit sa railway tracks sa Mestre. Kabilang sa mga nasawi ay limang Ukrainians, isang German at ang Italian driver.
Pinaniniwalaang nirentahan ang bus upang dalhin ang mga turista sa pagitan ng Venice at isang campsite malapit sa Margrad District. Isang panalo na lang at malapit na ang mass sweep ng AFP Lady Gunners ang elimination round ng UNTV Volleyball League. Wagi naman ang Senate Lady Defenders laban sa DFA emissaries, habang naungusan naman ang Judiciary Justice Servers ang Ombudsman Graft Buster sa dikitang match. Narito ang report ni Bernard Dadius. Exciting matches ang natunghayan sa pagpapatuloy ng elimination round ng UNTV Volleyball League sa Paco Arena sa Maynila kahapon. Digdigan ang laban sa unang match sa pagitan ng Judiciary at Ombudsman. Dikitan lang ang score sa first three sets bago naungusan ng Justice Servers ang Graft Busters sa fourth set, na tinapos ang laro sa score na 25-16, 24-26, 27-25 at 25-19. Last few weeks po, di ba, kasi medyo mahaba din yung pahinga namin. Nag-focus kami dun sa ano namin, sa transition play, which is yung in rallies. Kasi ang ini-input ko sa nila dapat, pagka yung bola na na-receive namin, maka-atake kami ngayon. Last time kasi nag-video scout din kami dun sa last game namin. Nakita namin problema namin, which is yung butas sa gitna. Which is nakita ko din naman na kumikilos naman na sila, unlike before na nag-i-stop. Pero tiyatry na nila ngayon, kunin lahat ng bola. Kung mapapansin niyo po, halos kalahati po ng player ko wala po. Yung iba po busy sa work, tapos yung iba po galing sa sakit. Kung sa preparation naman po, nakapag-prepare naman po kami. Ang problema lang po talaga, dahil po doon po sa klima, kapalit-palit, doon po kami nadali, nagkasakit po. Sa second game, pinakaba naman ang PNP Lady Patrollers ang AFP Lady Gunners matapos talunin sa unang set. Pero hindi nawala ang composure ng AFP at agad binawian sa tatlong sunod na set ang PNP para mapanatiling walang dungis ang kanilang record sa elimination round. Ang final score, 23-25, 25-11, 25-13 at 25-14. Walang may set na maayos, wala rin atake. Just naman, so binigyan ng instructions kung paano nila i-overcome yung mga errors nila. Ngayon, okay naman. Nakapag-adjust agad. Set, medyo nasunod siya, pero nung nanalo kami sa first set, medyo nag-relax sila. Nawalan sila ng receive at confidence sa sarili. Sa service, lalo na sa service nila. Sa third match, tinalo naman ng Senate Lady Defenders ang DFA Emissaries sa tatlong sets, 26-24, 25-17 at 25-11. Isang laro na lang ang kailangang maipanalo ng AFP para tuluyang masweep ang elimination round, habang naghahanap pa rin ng kanilang unang panalo ang DFA. Bukas ang huling game day ng elimination sa Paco Arena. Magtutuos ang Judiciary Justice Servers at DFA Emissaries sa first game alauna ng hapon. Susundan naman ito ng bakbakan ng PNP Lady Patrollers at Ombudsman Graft Busters. Habang tampok naman sa main game ang AFP Lady Gunners kontra Senate Lady Defenders. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinalagahan. Pasok na ang Gilas Pilipinas sa Final Four ng men's basketball event sa nagpapatuloy na 2023 Asian Games sa Hangzhou, China. Naungusan ng Gilas ang Iran sa makapigil hiningang bakbakan sa kanilang laban kahapon sa score na 84-83. Mainit na opensa ang ipinamalas ng Gilas sa first half na nagtapos ng may abante na 12 points. Umakyat pa sa 21 points ang lamang ng Philippine team sa second half. Subalit humabol ang Iran ng 16-2 run makalipas lang ang 3 minutes sa last quarter. Last 2 minutes na agaw na ng Iran ang abante.
Subalit, hindi ito naging sapat para pakabahin ang Gilas Pilipinas na tinapos ang laban sa final score na 84-83. Makakalaban ng Pilipinas sa semifinals ang defending champion na China mamayang alas 8 ng gabi. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Unang Pedro, Kapitulo 3, Versikulo 10 hanggang 11 na nagsasabi, sapagkat ang magnais umibig sa buhay at makakita ng mabubuting araw ay magpigil ng kanyang dila sa masama at ang kanyang mga labi ay huwag magsalita ng daya at tumalikod siya sa masama at gumawa ng mabuti, hanapin ang kapayapaan at kanyang sundan. At yan ang mga balita ng aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.